Once again, this is Fritz and Isa, and welcome to my vlog. So mga ka-groomers, before we continue, please don't forget to like and subscribe for more videos in the future. If ever you have any comments, suggestions, you can always comment down below, or you can always send me a message on my Facebook account. So mga ka-groomers, before we continue, I forgot I just want to invite you in advance everyone for the upcoming National Actual Goldfish Show for the month of March. That would be in Davao City, which is March 15, 16, and 17. So after ng show ng Davao, mga ka-groomers, sa April, meron namang show sa Malaybalay, Bukidnon. That is April 5, 6, and 7. And after sa Malaybalay, we have May. So my show sa May, I don't have the exact date yet because I need to contact Sir Rolanio for the final date nila ng actual show nila. So that would be in the month of May, mga groomers. So again, tatlong sunod-sunod na mga shows every month. So hopefully makasupport kayo, mga groomers, sa mga actual shows natin, actual or online shows, para naman mag-grow tong industry natin, mga groomers. And also, mga groomers, if ever you need handlers sa mga actual shows dito sa Mindanao, you can always contact John Ray Sutin, Marky Kikoy, and Tikoy House. So sila yung nag-handle ng mga isda na gustong mag-participate sa mga actual shows from Luzon, also in Visayas. So you can always contact them directly na lang para sa yung mga fees na need bayaran. Wala kasi kong idea, mga groomers, if magkano ang charge niyan. But again, mga ka-groomers, please do contact them na lang. Okay, for more updates regarding on the fees. And today's content, mga ka-groomers. So today's content, mga ka-groomers, this is in regards on my personal preference on how I select short body, short tail, or randa, rancho, and long tail, or randa, which is a standard one. Again, I just wanna clarify lang, mga ka-groomers, na personal preference ko to sa pag-select ko ng mga show potential or show grade na mga isda ko na gusto kong isabak sa show at gusto ko rin ibenta. So I just wanna inform everyone na lahat ng isda ko are for sale. Depende na lang po sa budget ninyo. And I just wanna inform you lang na wala po tayong budget meal na mga isda. Since I'm just focusing on the quality of my fish. So hindi po biro mag-groom ng isda. Magastos at kailangan ng mataas na oras. And of course, experience na rin. So mga ka-groomers, again, here is my personal preference on how I select short body, short tail, or randa. So first, mga ka-groomers, ang tinitingnan ko sa isda na short body, short tail, of course, sa juvie pa sila, yung inuuna ko is yung caudal nila. Gusto ko yung hindi talaga masyadong mataas kasi para siyang standard tinitingnan kung sobrang taas naman ng caudal. So para siyang depende na lang sa tumingin ng isda ba, para siyang short tail or standard tail, ganun ba? So gusto ko yung maiksi lang talaga ang buntot, wag naman sobrang iksi. Okay, so ito yung dalawang large oranda ko, mga groomers, na short tail, short body, short tail. So una, as I mentioned, yung tail ang tinitingnan ko sa kanila, mga groomers. And sa juvie size pa sila, mga groomers, yan yung pinakauna kong tinitingnan if nagka-call ako ng mga SPST. After that, mga ka-groomers, ginugroom ko sila ng 2 to 3 months. So after 2 to 3 months, mga ka-groomers, ang tinitingnan ko naman sa kanila is yung development ng wen nila. And sa wen kasi, mga ka-groomers, for me, medyo hindi kasi ako nagagandahan sa oranda. Kahit pa sa broad tail or sa long tail
pag walang when yung Oranda, mga groomers, is medyo, for me lang ha, para kasi siyang Ryuken. Pag walang when, malaki lang ang ulo. So, sa tagal ko nang sumasali sa mga shows, ang yung Oranda talaga is my when talaga. Same lang siya sa Rancho, mga groomers. Magandang tingnan yung Oranda na may when. Kasi may when naman talaga yung mga Oranda. And also, mga ka-groomers, pag nasa medium or large na siya na size, aside from the when, ang tinitingnan ko yung development ng kulay nila. So, yung kulay nila, pag kasi may mga, especially on the black Oranda, mga ka-groomers, may mga Oranda na kasi na medyo malaki na sila tingnan. However, yung kulay nila is nagbo-bronze pa rin. I mean, hindi malaking tingnan, malaki na talaga yung isda. So, yung iba may ano talaga nagbo-bronze pa rin. So, majority of the color of the fish is bronze. So, medyo for me is alanganin na ako diyan. And for the short body short tail, the last thing na tinitingnan ko is yung tail tube. Ayaw ko yung mataas ang tail tube, mga groomers. Kasi when we're talking about tail tube, mga groomers, sa SBST, mas maganda yung medyo maiksi lang talaga yung tail tube niya. Hindi katulad nung standard long tail na Oranda na kailangan mataas yung or magandang tingnan yung mataas na tail tube. And of course, the round body, yan yung pinakahuli nating tinitingnan. Of course, pag inaalagaan mo ng mabuti yung isda mo, gaganda talaga ang katawan ng isda. Okay? So, yan yung personal preference ko on how I choose the short body, short tail Oranda. So, let's go to Rancho, mga groomers. So, itong dalawang Rancho ko, mga ka-groomers, ito yung isa, yung full red, yan yung nag-first runner up large category sa Cantago actual national actual goldfish show in Taguluan. Yung isa is yung project ko, isa sa mga ginugroom ko na long body. So long body is yung yan yung mga ano, mga groomers, papuntang mga jumbo ba. So, as you can see, mga ha-groomers, medyo malayo sila sa katawan kahit same sila na large. Male kasi itong long body, mga ha-groomers. Same diet sila, same lang sila ng aquarium na nilalagyan ko, pero magkaiba talaga yung form ng katawan nila. Madali talagang mag-belly drop ang female. Especially naka-live ako, live food ako ngayon since may paparating na mga show. So, kailangan nating bumawi sa katawan ng mga isda. Sa akin lang yan, mga groomers, ha? Sa pag-style ko ng pag-groom. And also, tinitingnan ko ngayon, sumasabay tayo sa uso yung mga hindi masyadong mataas yung buntot or caudal ng ano ng mga rancho. So, para rin siya, same with the short body, short tail, ba? Yung hindi masyadong, hindi pa kasi natin nape-perfect yung short tail talaga na rancho, eh. Yun yung maganda, eh. Pero soon, of course, with the help of my breeder, John Risotin, kayang-kaya yan. Medyo na busy lang. Marami kasi mga fry na paparating. So, let's just see on the result of the new batch na binibreed namin. Binibreed ni John Risotin, mga ka-groomers. But again, yan yung, for me, for the rancho, is yung, yun yung ina-achieve namin, short tail, and of course, syempre, hindi pa rin kumukupas yung makapal na wen ng line ng rancho ni Bullingit Line. So, mga ka-groomers, yan yung personal preference ko on how I select also the rancho for shows or for grooming. So let's go to the standard long tail Oranda. So again, mga ka-groomers, breed pa rin to ni Sir John Risotin. Again, as I mentioned on my new vlog with John Risotin, Bullingit Line, wala akong isda na hindi galing kay John Risotin. Lahat is from John Risotin and personally bred by John Risotin.
So ito yung hindi pa rin kumukupas na line ni Sir Janry na redhead Kirin. So it's a jumbo size oranda, long tail. So excuse me. Sa pagpili ko pa rin mga ka-groomers ng long tail, kailangan may tail tube for me. Kasi pag short na or wala siyang tail tube mga ka-groomers, ang pangit ng langoy ng isda. Ang tail tube mga ka-groomers, yan yung nagko-connect ng tail at saka body niya. Yan yung nasa gitna ba? Yan yung tail tube. And of course, strong finnage, as you can see on the video of the oranda na in-example natin. Strong, napaka-strong ng finnage at saka 45 degrees angle ng tail mga ka-groomers. When it comes to the color, it's very visible naman na walang problema. Solid na solid talaga ang kulay mga ka-groomers. So again, and double anal tayo dito. But again, single anal, center, double anal, same lang yan mga ka-groomers. Walang problema or walang minus dyan. As sa single anal, walang problema as long as it's centered. So ito yung mga personal preference ko mga ka-groomers. I'm just sharing with you lang na ganito kami namimili ng mga isda na panglaban namin sa shows. So hopefully meron kayong konting nakuhang idea on how to select a fish para may ano naman, may basis naman kayo mga groomers ba. Again, healthy keeping lang tayo. Please do support all the shows, national and actual goldfish show or online show para happy ang keeping natin. Happy ang happy. So again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.